Hi MINTS! Ako si Kumi. Ako si Kent. And welcome to the Life with MINTS. So hello guys! Kamusta kayo? So actually this is our first video. Palain mo yun. Nag-vlog na tayo. So this is our first video and sana panoorin niyo siya guys. So before anything else, I hope you would like, share and subscribe to this channel para nakakaano lang ma-inspire. So ayun. Ano ba? A few inches later. Today, itong video na to tatalakayin natin kung paano kami nagsimula. Parang ano siya, meet the mint. Why mint? Bakit nga ba mint? Ba't napunta tayo sa mint? Bakit mint? Mint. Kasi parang ano siya, refreshing, bago, di ba? Combination ng names natin. Naisip ko yung mint kasi first, tinry ko yung iba-ibang combination ng name na mint. Hanggang sa na-arrange ko siya, napunta ako sa mint, which is me from Kumi and NT for Kent. Yung NT niya. So, pag kinombine ko siya, mint. Mint. Yun lang yun talaga. 2 years pa lang kami. Hindi kasal. Kasal. Ganun siya kabilis. Parang 2 years pa lang kami. So, mint, as we all know, fresh pa siya. So, may ganun kaming factor na parang sinasabi ng iba, sabi nga ng mami ko, na parang ano pa kami, parang boyfriend, girlfriend. Girlfriend, ganun. Pag nakita niya kami, parang ganun pa yung tingin niya sa amin. Hindi yung gaya ng iba. Actually guys, kasal na po kami. Married na po kami guys. Ayan. So let's start. Ilang years na po kaming kinasal. So guys. Ilang years na kami kinasal. We've been married for 2 years na. Mm-hmm. And magkasama kami for 4 years na. Yes. Paano ba tayo nagsimula? Baby, paano tayo nagkakilala? Actually, ang tawagan pala namin guys sa mga hindi nakakaalam, Bibi. B-I-B-I. B-I-B-I. Oh. Maraming pato. Oo, oh, para kaming ganun. Maraming mga pato. And taga-Davao kami guys, kaya siguro kung may mga videos kami sa susunod, baka marinig niya nagbibisaya kami, na may mga words kami na hindi nyo maintindihan kasi Bisaya po talaga kami. Sa Davao, hindi kami magkakilala. Oo. Dito na kami sa Japan nagkakilala. Oo. Kaya, yun, start. Parehas kami taga-Buhangin. Isang so, lugar lang Buhangin. Kami. Isang lugar lang kami, pero hindi talaga kami nagkikita. Siguro kasi, yung gap ng age namin is, hindi ganun siya kalayo. Sakto lang. 5 years, pero pag tinignan naman kami, perfect match, para lang kami magkaedad. Siguro kasi student pa ako noon. Example, high school ako, siya college na, ganun, mga ganun. Elementary ako, siya high school na. Kaya hindi kami kaya siguro hindi kami nagkikita. Kaya ano, and luckily, dito kami nagkita sa Japan. With God's grace, pinakilala niya kami sa isa't isa. So, yun. So, una ko siya nakita sa station ng train. Mm-hmm. Dito sa place namin, Kakigawa. Kakigawa, Meron kaming meet up ng actually na meron kaming banda dati tapos na yung isang kasamahan namin kakilala siya, so in-invite siya po na pwede po siya kung pwede siya maging vocalist ng banda namin, so sinundo ko siya sa train. Kaya doon pagkakita ko sa kanya, train station. Bumaba siya ng hagdanan, parang napaganan na. Dito talaga yun guys. Actually nag-prenup kami diyan. Makikita niya diyan. Yan yung exact place ng ano, slide namin. Kami na ano, slow mo pa nga daw nakita. Tapos after noon, nag-date kami, nag-start kami pupunta-punta sa mga lugar-lugar, pinakilala sa family. 3 months ko siya niligawan. Sinagot ka na siya agad. Sinagot niya ako January na. 28. January 28, 2017. Sinagot ko na siya noon. Based on experience ko ha, totoo to na. Pag sinabing darating yung para sa'yo sa pinaka-unexpected time ng buhay mo. At my lowest time, dumating siya.
siya. Lowest time ka ba nun? Kita niya ako umiyak. Pero tinulungan niya akong bumangon. Alam mo yun? So, sa mga naghahanap ng mga partners dyan, ng mga soulmates nila, hintayin nyo lang, darating siya. Enjoy nyo muna yung buhay nyo, yung life nyo as single. Kasi darating at darating talaga siya at your most unexpected time. Kasi kahit ako na amazed pa rin ako hanggang ngayon. Kasi then, nun, pagka January 2, 2018, yun, parang pinakilala ko yung mga family side ko sa family side niya doon sa bahay nila, dinala ko, and then doon sa moment na yun din nagpropose ako sa kanya na yun, pakasalan siya. Siya after New Year. Na-propose siya. Parang pamamanhikan na din yun. Diretso na pamamanhikan. And then noon, kasi syempre, diba, based kami sa Japan, yung family niya, reparation. So, paano nga ba nasabi na siya na ang dawan and ako na yung dawan niya. So, ako first. So, masabi ko, ay, hindi mo talaga masabi. Mangkat! Wow! Paano masabi? Honestly guys, hindi mo siya masabi. Kung ako lang ha, kung ako yung tatanungin, kahit hanggang ngayon mag-asawa na kami, hindi ko alam kung paano ko nasabi na siya ng dawan. Siguro nga kasi nakita ko siya, nakita niya ako at my lowest point sa life ko. Pero siya yung umangat sa akin. Char, hanggang ngayon naman. And siguro isa, and yung effort niya, sabi ko, siya ng dawan. Alam din kasi siya ng family ko, daddy ko, favorite siya ng daddy. Ako kesa naman sa akin. Yung na paano ko masabi na you are the one. Yun, ano lang eh, lumabas na lang eh, parang ano na lang. Naramdaman mo na lang talaga. Fast forward, wedding preparation. So within nung that year, 2018, nag-start na kami, nag-prepare na kami. Alam mo yun, hindi naman kami nagmamadali. Pero parang yung panahon na din yung nagsasabi na, sige, i-push nyo na yan. Thankfully, na-push naman namin siya. And so, kinasal kami guys sa Davao. Bumalik. Umuwi kami so, ulit ng Davao. Nakailang uwi tayo sa Davao, di ba? Twice. First. Tapos, 1 week kami doon. Doon, pinaprinasis namin yung sa kasal. Actually, stressful siya. Lalo na para sa akin. Gusto niya siya talaga yung nandun nakikita. Sorry sa coordinator. Feeling ko na stress talaga yun si Ma'am Lee sa akin. Tapos, ayun. Medyo hirap din kami nung time na yun kasi kulang sa time. Lalo na sa mga ikakasal sa galing abroad to sa Pilipinas ka magpapakasal. Tapos, hanggang sa napunta kami sa wedding day. So ayun yung mga plano sa anong palette, yung color palette. Parang naging hands-on ba ako kahit ano. Binawi ko siya na umuwi kami. So, na-push through namin yung kasal. December 27, 2018. So, 2 years na kami. Yay! So, sa 2 years natin, ano yung pagbabago, ano yung na-discover natin sa isa't isa? Ikaw first. Okay, sobrang OC. OC. Yan, OC. Yung laging ano, malinis talaga sa bahay, malinis talaga. Na napansin ko din pag meron siya mga hindi niya gusto, parang naiinis talaga. Yun, nakikita niyo na talaga yung ugali ng isa't isa pag nakatira na kayo sa isang bahay. Actually, hanggang ngayon adjustment period pa kami, pero nasabi ko naman na medyo naka-adjust na din tayo no sa pag-uugali namin sa isa't isa. Kasi na-discover ko si Rap, malinis din siya. Thankful lang talaga ako kasi maasahan ko siya sa bahay. Wala akong problema sa bahay sa kanya. Kasi ill-tempered kasi ako guys, mababa yung pasensya ko. Maikli lang pala. So gaano kababa sa kanya? Ganun kahaba yung pasensya niya. So ano talaga kami? Perfect match. Aww. Perfect match kami. Kasi ewan ko ba, parang ganun ka
kababa yung kinainisan ko, paglilinis. So, ano dapat naman malinis. Yung ano? Ano naman yung hindi mo gusto sa akin? Yung hindi ko. Paano nagkasama na tayo? Wala siyang masabi. Wala. Wala, makulit lang siya. Makulit lang siya, guys. So ikaw, ito marami siyang masasabi sa akin 'yan. 'Yon, una. Dali siyang mainis. Pag hindi niya nakukuha yung mga gusto niyang makuha. Yung mga vision ng mga babae, yung mga ganyan. Tapos, pangalawa, time niya. Mahirap sa time. Yun, alam niyo yun, babae, girl thing na yun oras. Ako pa naman yun sa trabaho ko. Ang oras talaga, isa sa pinaka-importante. So, na, oh, on time naman pa rin naman, oh. Oo. Oh. Nagbabago naman sa ngayon. Oo. Nakikita ko na nagbabago. Habang talagang patagal lang pa. Magkaiba kayo, parang patagal nang patagal nagkakapareho kayo. Totoo 'yan. Na, no? 'Yun napapansin ko. So, darating din sa point na may iba na naman kami discover, madi-discover ko siya as father, madi-discover niya ako as mother. So, punta naman tayo sa ano. Ano yung mga hilig namin as couple? Married couple. Ako, masabi ko, yung hilig namin is kumain. Pag may naisip kaming kainin, kahit magastos, go. Lagi ko sinasabi sa kanya, pag about talaga sa pagkain, yun, wag talaga magtipid kasi pagkain yun. Yun. So, first, number one, pagkain. Number two, mag-travel. Hindi kami traveler na overseas, which is pangarap naman talaga namin. Sa aming dalawa, ako yung mahilig mag-book. Ako yung mahilig maghanap ng itinerary. Ako yung mahilig mag-plan. Yung travel natin, within Japan lang local talaga. Lang. Japan. From sa ngayon, ha? Ayun, isa yun sa pagpawala ng stress namin dito kasi talaga dito sa Japan nakaka-stress, guys. So, yun, di ba? Ano pa ba? Mahilig pa tayo. Marami pa mahilig. Kain lang nasa isip. Nood, uy! Lagi kami nanonood ng mga video every night. Rafi, tulfo. Sir Rafi, itutulfo ko na to. Gusto ko kasi yung mga kabit-kabit yun. Gusto niya kasi hindi niya magagawa. Hindi ko kasi magawa. At saka vlogs. Ako personally, mahilig ako mag-vlogs. Manood ng vlogs. Mahilig ako manood ng vlogs. And pag nanonood ako, nanonood din siya. So memorize na niya yung mga pinapanood ko. Alam niya yung mga favorite ko. Memorize niya yan. So, ganon. Ganon siya ka-loving sa ako. Ano yung inilook forward mo sa future natin? Yan. Magka-baby. Magka-bahay. Yan. Parang normal na look forward sa relationship sa mag-asawa. Sana, pag binigay ni Lord sa atin. Hindi naman kami na ganun nagmamadali. Actually, nag-enjoy kami dito sa aming humble abode, which is soon apartment tour tayo. Para makikisali tayo sa mga trend ng YouTube. Ako nililook forward ko, gusto ko na makita yung sarili kong maging mommy. Kanya. Oh, naiyak ako. Hindi, gusto ko na talaga maging mommy. Kasi, nagpa-pray na lang ako lagi na, sige lang, one day, bibigay ni Lord sa amin. Kaya, ayun, sana ibigay na ni Lord sa atin soon. Bakit kami nag-YouTube? Is because, bored kami talaga. To the point na wala na kami maibang inisip is mag-vlog. Dahil mahilig naman talaga kasi kami manood ng vlog. So, why not? Diba, Ben? Why not? Why not natin i-try? Share namin yung life namin with you guys. Yes. Gusto namin ma-keep yung memories namin. Actually, balak ko mag-vlog or pumasok sa YouTube pag naging mommy na ako. Yun talaga yung number one ko na naisip before. But since, ba't papapatagalin kung pwede naman ngayon? No? Magandang investment din yun sa memories. Kasi isa sa life natin, guys, syempre maganda yung mga investment like lupa, bahay, kotse, financial, which is dahan-dahan naman namin ina-achieve together. But the number one investment in our lives
is experience memories together. So with here in YouTube, sana makita niyo yung growth namin sa relationship kasi anong mabigay mo na advice sa kanila? Ako naman just ano, respect each other yun. Yung love andyan naman talaga yan kasi simula pa lang ma-feel niyo na yung love. Sa mga lalaki din, pasensya. Sa mga babae, pasensya din. Yun, give and take. Give and take. And communication. Yung communication namin hindi nawala. Oo. Yung good morning, oh hi baby, ingat ka today, I love you. Hanggang ngayon na. Ganyan. Tapos so, sana gawin nyo din yun. Kasi isa din yun sa nagpapa-freshen up ng ano, ng spirit ng love and ng fire ng love. And always, always pray for each other. Kasi pag hindi nyo pinag-pray yung isa't isa, parang walang saysa yung ano, yung relationship nyo. And dapat si God nasa center talaga ng relationship nyo. Yung ano, advice namin sa inyo. And for the meantime, yun lang muna. Thank you guys for watching. Sana hindi kayo na-bored sa first vlog namin. Gusto namin makilala nyo kami bago kami mag-push through sa aming mga videos. Mga susunod na videos. So I hope you will like, share, and subscribe to our channel. And click the notification bell button para ma-update kayo sa mga bago po naming videos. Yes, next time. So, pasensya na kayo guys sa editing ko ha. Kasi mahirap talaga mag-edit. So, abangan nyo guys ang mga next vlogs. Ako si Ken. Ako si Kumi. And see you next time. And welcome to the Life of Mint. Yeah. Bye!